Company Vice President Lenny Robredo. Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Central Luzon magsasagawa ng public hearing sa iba't ibang probinsya kaugnay ng hinihinging minimum wage adjustment para sa manggagawa at kasambahay. Magbubukid ng barangay sa Nicolas San Simon na nagtaas ng kamay ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Manalakaran People's Rally, umaasang matutupad ang kahilingan para sa kanilang pangangailangan sa pagsasaka. At 17 talampakan na replika ng Korak Bubble Robot na dating atraksyon sa bayan, pinasinayaan na. Magandang gabi, Karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nag-over the bakod na raw ang LPGMA party list mula sa kampo ni Presidential Candidate Senator Ping Lacson. Lumipad na ito sa Team Robredo Pangilinan. Yan po ang kinumpirma ni LPGMA party list nominee Loret Santos na isang Kapampangan. Ang detalye sa ulat ni Paolo G. Santos. Siya ay malinis, walang issue sa korupsyon. Walang pork barrel o hindi kumukuha ng CDF o PDAC. Galit sa korupsyon, siya ang number one na nage-expose ng korupsyon sa Senado. Ito ang buka ng bibig ni Loret Santos, second nominee ng LPGMA party list at tumatayong leader ng We Need a Leader movement sa Pampanga noong Setyembre ng nakaraang taon, kung saan ang kanilang tindig ay para sa kandidatura ni Presidential Candidate Senator Ping Lacson. Ngunit nitong April 9, natsempuhan ng CLTV News si Santos na nasa Lenny Kiko rally na isinagawa sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa kanya, hindi na raw siya kasapi ng Partido Reforma ni Senator Lacson. Ang grupo na kanya umanong tinitindigan ay ang LPGMA party list na nakatuon ang suporta ngayon sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Kung ala akong pakialam kay Partido Reforma, LPGMA party list ka tayo. Pero kami naman, as far as LPGMA party list, hindi kaming guy, then assets me, of course, si Cher Milakang Kain, palakang pipilin. Malaki umano ang numero ng kanilang hanay, lalo na sa 4 distrito ng Pampanga. At sa hakbang na maikampanya si VP Lenny Robredo sa pagkapangulo, inaasahan umanong makapagbibigay ng boto ang higit 3,000 political leader ng LPGMA sa buong bansa. Kaming guy, kaya kaming social ground operation, ating kaming more than 3,000 people on the ground in the 14 locations nationwide. Hindi muna idinitalya ni Santos ang dahilan ng pag-over the bakod ng kanilang hanay mula kay Senador Ping Lacson patungo sa kampo ni VP Lenny. May nakatakda umano silang schedule sa opisyal na pag-endorso kay VP Lenny Robredo bilang Pangulo. Dilinaw ni Santos na ang LPGMA party list ay hindi nag-over the bakod dahil sa resulta ng survey na lumalabas kung saan naglalaro lamang sa ikatlo hanggang sa ikaapat na pwesto ang kanilang dating kandidato na si Senator Ping Lacson. Isa umano sa kanilang dahilan sa pagsuporta kay VP Lenny ay upang mahigitan ang frontrunner sa mga survey na si Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. Mas exciting, mas masaya, uliping makapag-contribute tamo yan eh. Nag-isip ang Kenny, ni kami, no, to BBM kami. Ne? Paolo G. Santos, CLTV News. Isa si Pampanga gubernatorial candidate Danilo Bayon sa mga kandidatong sumusuporta sa Manalakaran People's Grand Rally para sa Lenny Kiko tandem. Sa nasaksihan daw ni Bayon, umaasa siya na ang kanya rin kampanya sa pagkagobernador ay titindig mula sa voluntarismo ng mga Kapampangan. Nagbabalik si Paolo G. Santos.
kung si mismong Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Pineda ang sumalubong sa Team Pangilinan Robredo sa Kapitolyo, si gubernatorial candidate Danilo Boy Bailon naman ay sumuporta sa Manalakaran People's Grand Rally sa siyudad ng San Fernando. Bagamat hindi kasama sa mga sumampa sa entablado, dumalo si Bailon nang nakapink ang campaign color ng Team Angat Buhay Lahat at nag-ambag sa voluntarismo. Ano hong ibinahagi ho ninyo dito sa Grand Rally na para kay Pipilene? Konting food lang. Konting support lang. Kahit wala sa entablado, masaya naman umano si Bailon dahil nakita niya na ang kanyang mga supporters na nakadalo sa pinili nitong suportahang Pangulo. Meron ka bang binitbit din ng mga crowd, mga followers mo ninyo na dinalaw? Wala naman, pero nakita ko lahat ng followers namin nandito. Yung mga followers namin sa gobernador. Ayon kay Bailon, kontento naman siya sa nagiging takbo ng kanyang kampanya. Bitbit si VP Lenny bilang Pangulo. At inaasahan din anya na katulad ni VP Lenny na titindig ang kanyang kampanya sa diwa ng voluntarismo at paninindigan ng mga Kapampangan sa uri ng pamamahala ng kanyang tinitindigan. Atin rin po bang Manalakaran para kaya kayo? Kaya po laban nyo naman kayo. At bakal kayo ni Manalakaran. Hindi kaya katao mo kabalin. Lalo-lalo na yung dalo. Si Pampanga gubernatorial candidate Bailon ay tumatakbo sa ilalim ng Liberal Party at siya ay dating mayor ng Candapa, Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News. Magsasagawa na ng public hearing ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board tungkol sa hinihinging minimum wage adjustment ng mga manggagawa at mga kasambahay sa Central Luzon. Sisimulan umano ang provincial consultations na yung 20 ng Abril. Narito ang detalye. Sisimulan pagkatapos ng Semana Santa ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board o RTWPB ang serye ng provincial public hearings uugnay sa minimum wage adjustment ng mga manggagawa sa pribadong establishmento at sa mga kasambahay sa Central Luzon. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 Director at Chairman ng RTWPB na si Geraldine Panlilio, nakatanggap ang Wage Board ng petition of wage increase para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor nitong Pebrero. Naglabas ng abiso ang DOLE Central Luzon para sa isasagawang pagdinig na magsisimula sa April 20 sa lalawigan ng Pampanga. April 22 sa Bulacan, April 26 sa Bataan, sa 27 naman ng Abril isasagawang public hearing sa Zambales, May 5 sa Aurora, May 11 sa Tarlac at May 12 sa Nueva Ecija. Nasa 395 pesos hanggang 420 pesos ang kasalukuyang minimum wage sa Central Luzon maliban sa Aurora. Depende sa bilang ng empleyado at sektor ang minimum wage. Sa Aurora naman, nasa 304 hanggang 369 pesos ang minimum wage. Para sa mga kasambahay o domestic workers, 4,500 pesos ang prevailing minimum wage sa mga syudad at first class municipalities habang 4,000 pesos naman sa mga munisipalidad. Hinihikayat naman ng wage board ng household employees, domestic workers, homeowners associations, private recruitment agencies at domestic workers associations na dumalo sa public hearing para sa mga kasambahay. Kabilang pa sa RTWPB ang Regional Director ng Public Economic Development Authority o NEDA, Department of Trade and Industry bilang Vice Chairpersons at dalawang kinatawan mula sa labor and employer sectors. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, tampok na eksena po sa Manalakaran People's Grand Rally sa Pampanga ang pag-akyat ng mga magsasaka mula sa Barangay San Nicolas sa bayan ng San Simon upang itaas ang kamay ni Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Sila ang mga magsasaka na nakasama ng senador sa kanyang biyahe ni Kiko Vlog. Kilalanin natin sila sa ulat na ito. Music.
Naging emosyonal ang paligid sa Manalakaran People's Grand Rally nang biglang umakyat sa entablado ang grupo ng mga magsasaka. Ang kanilang pakay, ang maitaas mano ang kamay ni Vice Presidential Candidate Francisco Kiko Pangilinan bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa kandidatura nito. May mga pagkakataon kasi na ine-endorse ng mga local leaders si Presidential Candidate Lenny Robredo, ngunit ipinapares ito sa ibang kandidato sa pagka-vice-presidente. Kaya naman ang mga magsasaka na mula umano sa barangay San Nicolas San Simon, Pampanga, ang nagtaas ng kanyang kamay. Makikita rin sa video ng rally na sinundo pa ni Senator Kiko si VP Lenny para makasama sa gagawing endorsement ng mga magsasaka. Kahit simpleng tao lang kami na simpleng magsasaka, ipapasa natin si Senator Kiko at si Ma'am Lenny. Kahit may trabaho kami, pinilit namin pumunta rito. Wala kaming bayad! Naging emosyonal naman si Senator Kiko pagkakita sa mga magsasaka na kanyang nakasama sa ilang pagkakataon nang siya ay nasa Pampanga. Sinadya naman ng CLTV News ang bahay ng dalawa sa pinakamatandang magsasaka na kasama sa grupo, si Virgilio Tatay Meg Alfaro at Jeronimo Alfaro. Sila ay ang mga magsasakang tampok sa vlog na biyahe ni Kiko. Nakasama raw nila ang senador sa isang maliit na umpukan at dito na ilatag ang mga plano nito para sa sektor ng agrikultura. Si Tatay Meg na 87 taong gulang ay nakababad na umano ang buhay sa bukid sa loob ng halos 70 dekada. Kaya malaking bagay na merong nakapansin sa kanilang kalagayan. Malaking pasalamat ko sa kanya. Meron tao nang ako sa ganyang kalagayan. Doon yung makikita ka kung kalagayan ko kahit na isang sengkado, isang tukala na ako. Makikita yung aking kalagayan siguro yung kayo maniwala ako. Sa kanyang nagmamaliw na boses, sinabi ni Tatay Meg ang kanyang dasal araw-araw. Sana po ako pagpatuloy ko yung aking pagdadasal sa iyo na manalo tayo. Araw-gabi ako, kayo ang naalala ko. Maraming salamat sa ginawa yung sakit niya ako. Kasama rin sa mga umakyat sa entablado sa People's Rally sa Pampanga, ang 84 na taong gulang na si Mang Jeronimo Alfaro. Umaasa umano siya na kapag naluklok si Senator Kiko ay hindi nito makalimutan ng kanyang pangako sa kanilang mga magbubukid ng San Nicolas San Simon. Ay, pag nanalo siya yan eh, saka na babagi ng kanyang tulong sa galing sa kanya. Pagsisapan natin manalo si Mang Kiko para tayo ay mulad. Si Senator Kiko Pangilinan ay naging Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization sa panahon ni Yumaong Noynoy Aquino. At sa kanyang pagpasok sa Senado, siya ay naging chairperson din sa Committee on Agriculture noong 2016 to 2017 at Committee on Agrarian Reform noong 2009 hanggang 2010. Angelica Cara, CLTV News. Inendorso ng kilalang governance expert at ekonomista na si Dr. Jesus S. Stanislao ang kandidatura ni Attorney Oscar Rodriguez bilang alkada ng siyudad San Fernando. Naging saksi umano si S. Stanislao sa naging mahusay na pamamahala ni Attorney Rodriguez noong siyang alkada ng siyudad sa loob ng 9 taon. Ang detalye sa ulat ni Jenna Lumbang Paruma. Sa pamamagitan ng isang video testimonya na inilabas ng Oka Rodriguez 2022 Facebook page, inendorse ni Dr. Jesus Estanislao si Attorney Oscar Rodriguez para alkada ng siyudad San Fernando. Si Dr. Estanislao ay dating Secretary of Finance ni Yumaong Pangulong Corazon Aquino at kasalukuyang Chairman ng Institute of Corporate Directors, Chairman Emeritus ng Institute for Solidarity in Asia at Chairman din ng President's Governance Advisory Council. Nakita umano ni Dr. Estanislao kung paano nagsilbi si Attorney Oka bilang alkalde ng siyudad noong 2004 hanggang 2013 dahil sa pagkapatupad nito ng performance governance system. I found him to be a man of great dreams and ambitions for the city of San Fernando. But he also got things done and he therefore put the city of San Fernando on the map. Not only in the Philippines,
but all throughout the world. Naging basehan umano ng kanyang pagsuporta kay dating Mayor Oka ang naging pagtaas ng kalidad ng pamumuhay sa siyudad San Fernando at mapabilang pa ito sa Dream Cities of the Philippines. He, for example, made sure that the poverty levels in your city would be dramatically cut. Kinikilala rin daw ng dating kalihim ang pagtanghal sa siyudad San Fernando bilang ikalawang LGU sa Pilipinas na naging Harvard University's Palladium Balance Scorecard Hall of Fame na sukatan ng outstanding performance sa pamamahala. When I learned that Oscar Rodriguez was going to run for mayor again, I wanted to publicly endorse him to the citizens of San Fernando. You can't go wrong with Mayor Oka. Samantala, makakaharap ni Atty. Rodriguez sa pagka-alkalde sina City of San Fernando Vice Mayor Jimmy Lazatin, Board Member Ross Vihenson, Dolores Barangay Captain and Liga ng Mga Barangay President Vilma Caluwag at Sandy Kiwa. Angelica Cara, CLTV News. Isinusunog ng Department of Finance ang pagpasa ng real property valuation reform sa mga local government units para sa real estate tax adjustment. Bilyon umano ang nawawala sa gobyerno dahil sa outdated na mga valuation properties na hindi nakasunod sa international standards at rates na ginagamit ng Bureau of Internal Revenue. Kailangan umano magkaroon ng updated schedule of market values para sa pag-assess ng tunay na halaga ng real estate assets. Ayon sa Department of Finance, marami umanong real property ang mga billionaire class na hindi napapatawan ng buwis batay sa tunay na halaga ng kanilang ari-arian. Nasa kamay umano ng mga local government units ang otoridad para magtakdan ng babago at regulasyon sa buwis na ipinapataw sa mga real property. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, sa limang kandidato po sa pagkaalkalde sa San Simon, Pampanga, dalawang tumugon upang dumalo sa Plataforma Election 2022 Candidates Forum ng CLTV. Si incumbent Vice Mayor Leonora Wong at Professor Bong Garcia. Para sa kanila, ang pagdalo sa forum ay pagiging bukas sa mga botante. Samantala, binigyang tugon ng dalawang kandidato ang ilang issue na may kinalaman sa Comprehensive Land Use Plan ng Bayan. Narito ang report ni Paolo G. Santos. Pinong-pino ang tapatan ni DAPSU Professor Bong Garcia at Vice Mayor Wong nitong Biyernes, Abril 8 ng taong kasalukuyan sa kanilang pagdalo sa Plataforma 2022 Candidates Forum ng CLTV. Malayang nabuksan na magkabilang kampo ang issue sa San Simon gaya ng ilang usapin na may kinalaman sa Comprehensive Land Use Plan o CLUP ng bayan na ngayon ay nagiging sentro ng industrialisasyon. Yung po sa ang tanong ko po, sa CLUP noon, nakasama ba yon na industrial? Kasi kayo po yung vice mayor ngayon, no? Yung pong pag-convert nila, paano po na-convert yun since kayo po yung vice mayor? Ako ang presiding officer. Ang presiding officer, hindi man siya makakavote. Hindi siya pwedeng mag-object. So it's always majority ang nananalo. Kaya nako-convert ang hindi dapat convert, walang magagawa ang presiding officer. Yun ang sinasabi mo nga na dapat mag-work together ang mayor at presiding officer. Quezon Road sa San Simon kung saan matatagpuan ang industrial zone ng bayan ay relatibo sa buhay ng mga Simonyan at ng mga uring manggagawa. Dito na itanong din sa magkabilang kampo ang plano nila upang maprotektahan ang mga empleyado sa loob ng industrial zone. Yung kung gagawin natin dyan, pag-upo na pag-upo ko as mayor, magkakaroon po tayo ng census sa mga nagtatrabaho sa Quezon Road, yung sa industrial. Kasi minsan po hindi po nasusunod yung 60-40 under sa labor code. No? Yung host municipality dapat 60% yung manpower. As ng Business Council na kung saan aktibo ang lokal na pamahalaan ang tugon naman dito ni Vice Mayor Wong.
nung ako mayor, tinayo ko yung San Juan Business Council para meron kaming venue para makita kung anong problema ng mga kumpanya, ng may-ari, at saka ng mga empleyado. Para sa bagong mukha ng lokal na politika gaya ni Professor Bong Garcia, ang forum ay nagbibigay umano sa kanila ng pagkakataon upang maging bukas sa mga botante. Maitataas daw nito ang standard sa voters' preference at hindi labanan ng popularidad at pera. Kung debate at forum na to, napakahalaga sa aming mga bagong kumakandidato sa San Simon. Ito po'y magbibigay po ng turning point sa mga tao na marami dyan na gumagawa ng mga hindi legitimong survey. So ako po naniniwala ako na napakatalino ng mga taga-Simonians at nananawagan po ako na tumingin po tayo sa tamang kandidato. Samantala, kailangang paglaanan ng panahon ang debate at hindi naman umano ito mabigat na trabaho sa mga kandidato para sa nag-iisang babaeng kandidato sa pagka-mayor sa San Simon. Gusto ko may continuity at masustain ko ang dati kong ginawa. So kung may mga debates or kung ano man, angle, anywhere, at kahit anong topic, I take the challenge because Wong cares and I'm ready to face the challenge. Makakaharap naman ni Vice Mayor Wong at Professor Garcia sa pagka-alkalde sa siyudad sina re-electionist Mayor JP Punsalan, Consilor Keco Almario at Ginoong Jojo Gutierrez na hindi dumalo sa forum. Paolo G. Santos, CLTV News. Nahuli ang limang suspect na naharap sa iba't ibang kaso sa isinagawang operasyon ng mga PNP station sa Central Luzon. Kabilang po dito ang top 3 most wanted sa rehiyon. Samahan natin si Angelica Cara sa kanyang ronda rehiyon. Matagumpay na nahuli ng Aurora Police Provincial Office sa tulong ng Dipaculao at San Manuel Municipal Police Station ang top 3 most wanted persons sa Central Luzon mula sa ginanap na manhunt operation noong April 11. Ang suspect ay isa umanong manging isda, 23 years old, at haharap sa kasong paglabag sa anti-rape law ng Article 266 Section A. Siya ay nasa ilalim ngayon ng kustudiya ng Dipaculao Police Station para sa kinakailangang dokumentasyon. Para sa iba pang balita, sa patuloy naman na pagtugis ng mga otoridad sa most wanted persons ng Nueva Ecija, arestado ng Quezon MPS ang isa sa mga most wanted persons sa barangay San Manuel, Quezon, Nueva Ecija nitong Martes, 11 ng Abril. Ayon sa Acting Provincial Director ng NEPPO, nagsagawa ng isang manhunt Charlie operation ng mga operatiba ng Quezon, Nueva Ecija bandang alas 11 ng umaga nitong 11 ng Abril na nagresulta sa pagka-aresto sa isang 30 taong gulang na residente ng Barangay San Manuel na kabilang sa listahan ng most wanted person sa Quezon Police. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Omnibus Election of the Philippines o Republic Act 7166 para sa service of sentence. Sa lalawigan ng Bulacan, arestado naman ng Bulacan PNP ang wanted felon at suspect sa pagnanakaw nitong April 11. Ayon kay Police Colonel Romel J. Ochave, inaresto ng mga tracker teams ng Bukawe PS si Brolio Gonzalez alias Rolly, isang 64 years old na maniko sa Barangay Lolomboy sa bisa ng warrant of arrest sa krimen na attempted homicide. Sa parehong araw, nahuli din ng 45-anyos na pintor ng Antipona Bukawe nang magnakaw-ubano ito ng cellphone. Ngunit kalaunan ay nahuli at tuluyang na-recover ang nakuha nitong gadget sa isinagawang follow-up operation sa tulong ng CCTV footage. Samantala, sa naiulat na kaso ng pagnanakaw sa isang department store sa Banga First, naaresto ang isang 18 years old na estudyante mula sa Baguio City. Na-recover ang samot-saring damit na aabot sa 8,500 habang ang suspect ay itinurn over sa Plaridel Police Station para sa kaukulang disposisyon. Angelica Cara, CLTV News. Nananawagan sa publiko ang Bangko Sentral ng Pilipinas na huwag baliwalain ang mga bariyang pera ng bansa. Kinukonsidera umano ang mga ito na public investment na nagagamit na pambayad sa serbisyo at mga bilihin.
Ibinagbabawal umano ang pagtatago, pagtatapon at pagsira ng mga banya. May kakibat na 5 taong pagkakulong at multang 20 milyong piso. Kung hindi ito balak gamitin, ay maari na lamang daw itong ipapalit sa bangko, di kaya ay ideposito. Sa ngayon ay nasa higit 20 bilyong piraso na umano ng barya ang nailabas ng Bangko Sentral na nagkakahalaga ng halos 23 billion pesos. Manatili na katutok at magbabalik si LTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Isang replika ng Porak Babo robot ang itinayo sa bayan ng Porak, Pampanga. Ito po ay nasa 17 kalampakan
na isa na ngayong atraksyon sa nasabing bayan. Tarabang report. Isang bagong atraksyon ngayon sa Porac, Pampanga ang tiyak na ikatutuwa ng mga bata at maging ng mga matatanda na mahilig sa robot. Sa mga kabalin nating batang 80s o 90s, malamang narinig nyo na ang katagang Porac Babo Robot. Sa bayan kasi ng Porac, isang 30 feet na robot ang minsan naging atraksyon at kinalaunan ay naging landmark matapos gamiting props para sa 1996 film na Robo Warriors. Matapos ishoot ang pelikula, iniwan ng production team ang higanting robot sa barangay Mangkatian at idinonate sa LGU. Ngunit sa katagalan at dahil na rin sa laki ng gastos para i-maintain ito, unti-unti nasira ito hanggang mawala na. Pero kahit naglaho na ito, patuloy pa rin daw ang kwento tungkol dito na mga minsang nakasaksi sa higanteng robot. At para mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataang Porakenyo na makita ang higanteng robot, isang replika ang pinagawa ng local government unit na kamakailan lamang ay pinasinayaan na at binuksan na sa publiko. Pag tinanong ang isang taga-Porakenyo, saan ka nakatira, ang agad na sasabihin nila ay Porac Babo Robot. Ito ay tinatag year 1996 para sa movie na sci-fi Robo Warriors. At bigla na lang itong naglaho, sadly. At ngayon po, sa pamumuno po ng ating Mayor Jaime V. Capil, muli ito finally po nagkaroon ng katuparan yung pangarap ng mga, lalo na yung mga batang 80s, 90s na makita muli ang Porac Babo Robot. Ang Babo Robot ay may taas ng 17 feet at gawa ng local artist na sina Derek Anisete at Carlo Gomez. Nakita raw ni Carlo sa personal ang original na robot at minsan din itong nagdala ng tuwa sa kanya. Una nang gumawa ng smaller version ng Babo Robot si Gomez kasama si Anisete. Gawa ang robot sa wood, ginamitan ng metal structure para sa inner frame at resin para exterior nito. And then naisip namin na since robot din yung mga ginagawa din namin, so why take? Kumbaga, ba't hindi magbigay ng tribute sa lugar namin, dun sa famous Babo Robot nga. So last year, gumawa kami nung parang maliit na miniature ano niya, na 12 inches. So yun nga po, surprisingly, marami nga may gusto. And then isa na po si Mayor ang nakakuha. And then from there po, nagka-idea po kami na kung okay po kay Mayor na gumawa ng at least lalaki ng konti para at least makita ng mga taga-Porac din po. And then nagustuhan po niya yung idea. Enero nitong 2022, sinimula ng proyekto. Dalawang buwan naman daw ang ginugol nila ng kanyang kasamang artist upang matapos ang proyekto. Nagpasalamat naman si Gomez sa oportunidad at suporta ng LGU sa kanilang paglikha ng replika para sa bayan ng Porac. Actually, nakaka-proud. Same time, masaya-masaya po. At least, nagustuhan po ng mga tao yung pagkagawa ng robot po. At the same time, nakaka-proud din kasi kahit paano nakapag-contribute po sa, at least kahit paano, sa history po ng Porac. Bukod sa dinosaur theme park na atraksyon din sa lugar na matatagpuan naman sa Manibaog, Libutad, malapit sa Mega Dike, maaari na ring pasyalan ng giant robot sa Porac Baywalk sa Barangay Kangatba. John William Chua, CLTV News. Inilabas na ngayong Martes ng Supreme Court ang resulta ng 2020-2021 bar examination. Ito ang pinakaunang digitized examination para sa mga abogado kung saan higit sa 70% ang mga nakapasa. Narito po ang detalye. Pagkatapos ng dalawang buwang paghihintay, inilabas na ng Korte Suprema ang resulta ng kauna-unahang digitalized bar examination sa bansa. Nasa higit 8,000 nakapasa sa higit 11,000 sumalang sa eksaminasyon. Ito ay katumbas ng 72.28% na bar passers. Maliban sa malaking passers turnout, mayroon din umunong 761 ng mga examinees na makakatanggap ng recognition dahil nakakuha sila ng gradong 85-90% na 9.23% ang mga nakapasa. Itinuturing na makasaysayan ang pinakahuling bar examination na ito na ginanap noong February 4 to 6 sa 31 testing sites na makikita naman sa 22 lokalidad. Maliban sa pagiging unang digitalized exam, ito rin ang unang examination ginawa sa iba't ibang testing sites sa bansa at kauna-unahan din na isinagawa sa loob lamang ng 2 araw sa halip na 1 buwan o isang set ng exam kada linggo na siyang sistema bago ang pandemya. JN Desus, CLTV News. We'll be right back.
Inilunsad ng Commission on Elections ang Task Force Contra Fake News na naglalayong mapigilan at mahuli ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media, upang mabahiran ang kredibilidad ng gagawing eleksyon sa Mayo 9. Nilinaw din ng COMELEC na peke ang mga anumang exit poll na lumalabas sa kasalukuyan tungkol sa nangyayaring overseas voting na nagsimula na nitong April 10. Ang exit poll o survey sa mga botanteng tapos na na bumoto ay pinapayagan po ng batas. Ngunit hindi ito accurate o tumpak sa resulta na ilalabas ng Commission on Elections. Maliban pa rito, tanging kilala at reputable survey firm lamang ang binibigyan ng otoridad na magsagawa ng exit poll at ito ay ilalabas lamang pagkatapos ng butuhan sa May 9. Iimbestigahan umano ng COMELEC ang mga kumakalat na exit polls result na lumalabas sa social media. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang sentro po ni Tropical Depression Agaton ay namataan po dito sa vicinity ng Llorente, Eastern Samar. Ito po ay nagtatagli ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 75 kilometers per hour at ito po ay kumikilos, pahilaga, pasilangan na mabagal po ang takbo niya. Samantala po, nakataas na lamang po sa babala ng bagyo bilang isa ang mangguhang lugar sa Visayas na Eastern Visayas, Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Camotes Island. Sa Mindanao naman po ay ang Dinagat Island. Sa Luzon po wala na po tayong signal. At samantala po, para naman po sa isang bagyong si Basyang, ito po ay pumasok na po ng PAR pero hindi naman po siya direkta maglalandfall sa anumang kalupaan ng Pilipinas. Samantala po, ito po ay namataan sa layong 1,435 kilometers dyan po sa silangan ng Southern Luzon at nagtataglay na po ng lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Si Malakas po o si Basyang ay nasa typhoon category na po. Samantala, sa ngayon po ay wala pa naman pong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng ating bansa. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwesa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.